tayo. Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? At sinabi ni Jesus sa kanyang 12 alagad, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Na sa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa kanilang lahat, sa ating taga-subaybay, sa ating online mass. Good morning po sa inyo. At welcome sa banal na pagdiriwang na ito, na kung saan tayo muli ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa gitna ng pandemyang ating naranasan upang tayo ay magpasalamat, magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Karapat-dapat lamang na tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon sa araw na ito dahil naranasan at batid natin na ang Diyos ay patuloy at patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyaya. Patuloy siyang nagpapadama ng kanyang pagmamahal at ng kanyang kagandahang loob. At dahil dito, karapat-dapat lamang na hindi natin limutin ang Diyos. Bagkos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay patuloy natin siyang papurihan at pasalamatan. Dahil sa mabiyaya, dahil sa kagandahang loob at pagmamahal niya sa atin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mapagbasa ay patungkol sa mga desisyon natin sa ating buhay. Sabi nga, life is always a choice. Ang ating buhay ay isa talagang pagpapasya. Our life is always a decision. Araw-araw, nagdidesisyon tayo. Kakain ba tayo o hindi? Maliligo ba tayo o hindi? Hanggang sa pagtulog natin. Everything that we are doing, lahat ng ginagawa natin is always a decision. At ang lahat ng mga decision na ginagawa natin sa ating buhay ay mayroong mga consequences. Mayroong mga naidudulot. Kung minsan hindi maganda, kung minsan nakakabuti sa atin. Ibig sabihin, whatever decisions that we will make in our life, there is always a consequence. Kahit yung ating pananampalataya sa ating Panginoon ay isang pagpasya. Even our faith in God is a decision. Kahit ang paglilingkod at ang pagsunod natin sa Diyos ay isang pagpapasya. Isang desisyon. Maging lector ba ako? Maging Knights of the Altar ba ako? Maging lay minister ba ako? Maging leader ba ako? O anumang paglilingkod o ang pagsunod sa tawag ng Diyos is always a choice, is always a decision. And every decision that we will make, there is always a consequence. At marami tayong makaranasan tungkol dito. Halimbawa, pag mag-lector ka, pag-schedule mo ng pagbasa, pagbabasa sa araw ng misa, so ang consequence minsan, iwanan mo yung tahanan, iwanan mo yung gawain sa bahay, iwanan mo yung labahin, iwanan mo yung mga importante sa nang gagawin mo sa buhay. Ibig sabihin, whatever decisions that we will make in our day-to-day life, there is always a consequence. Sa ating unang pagbasa, si Josue ay pinapadesisyon niya yung mga tao. Tinawag niya ang mga tao at sinabihan sila, kanino ba kayo maglingkod? Maglingkod ba kayo sa Panginoon
o maglingkod kayo sa mga Diyos-Diyos. Subalit sabi ni Josue sa mga tao, subalit ako at ang aking pamilya ay nagdesisyon na wala kaming ibang paglilingkuran kundi ang Diyos. At ang mga tao ay sumagot din, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. They decided to follow God. They decided to serve God. They made a decision. And that decision have a consequence in their day-to-day life. Sa ating ikalawang pagbasa, ating narinig ang mga paalaala ni San Pablo sa mga taga-Efeso. At ang kanya mga paalaala is tungkol sa buhay pag-aasawa. Ang buhay pag-aasawa is also a decision. Ang buhay pag-aasawa is also a choice. At ang gawing desisyon na pag-aasawa ay mayroong mga consequences. At hindi madali ang buhay pag-aasawa. Hindi madali ang pagdidesisyon na papasukin ang buhay pag-aasawa because it has a lot of consequences. Hindi basta-basta lang yon na tawag ng Diyos, kundi ito'y isang pagpasya habang buhay. Na ang kanilang pagpasya sa buhay pag-aasawa na kahit anumang mangyari, sila ay magmamahalan. Diba, nung ikinasal kayo, kayong mga nag-asawa na, diba yung during your wedding day, yan po yung inyong promise. Yan po ang inyong pangako. Yan po ang inyong desisyon na kahit anumang mangyari, kayo ay magmahalan sa lungkot at saya, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sakit, hanggang sa kamatayan, kayo ay magmahalan. And that decision is a day-to-day decision. Sana huwag makakalimutan yon ng mag-asawa. Na araw-araw, sila ay nag-desisyon na anumang mangyari sa buhay, kahit mahirap, kahit mayroon minsan hindi pagkakaunawaan, kahit minsan mayroong pag-aaway, kahit mayroong minsan there is a struggles in the relationship. But they remain, you should remain to decide that you should love one another. Because that is the decision that you made, especially your wedding day. Yan po yung desisyon, yan po yung pagpasya na inyong ginawa. Hindi kayo pinilit. Hindi kayo pinwersa. Kayong dalawa na mag-asawa, ang kusang nagbigay ng inyong sarili upang pasukin yung desisyon na iyon na kayo ay magkakasama, na kayo ay magmamahalan kahit anuman ang mangyari sa inyong buhay. And that decision that you made had a consequence. And you know that. Alam na alam po natin yung mga different consequences if we entered married life. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na ang mga alagad ni Jesus, ganun din ang kanyang 12 apostol, ay gagawa din sila ng decision. Gumawa din sila ng decision. Ito ay pagkatapos nilang marinig ang pangangaral ni Jesus about sa Bread of Life discourse. Noong manakaraang linggo, before the Assumption Sunday, narinig natin yung ebanghelyo natin patungkol sa tinapay na nagbibigay ng buhay. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang aking laman ay ang tunay na pagkain. At ang aking dugo ay ang tunay na inumin. Ang sinumang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangaral ni Jesus sa kanyang mga alagad. Narinig po yan ng kanyang 12 apostol. At ang kanyang mga alagad, they will make a decision after they heard the teachings of Christ.
Pagkatapos silang marinig ang pangaral ni Jesus, sila ay kailangang gumawa ng desisyon na patuloy ba silang mananampalataya? Patuloy ba silang mananalig kay Kristo? Subalit anong nangyari? Sabi ng kanyang mga alagad, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Napakahirap unawain. Paano namin kainin ang iyong katawan? Paano namin inumin ang iyong dugo? Hindi ito matarok ng isipan ng mga alagad ni Jesus. Kaya dahil hindi nila lubos na unawaan ang mapangyayaring ito, ang mapangangaral ni Jesus na ito, tinalikuran nila si Jesus. Iniwanan nila ang ating Panginoon. Kaya't si Jesus ay kanyang challenge din ang kanyang 12 apostol. Kayo din ay alis din ba? Ibig din ba ninyong umalis after you heard my teachings? Subalit sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa mga desisyon na ating mga nagawa, kung minsan mayroong mapangyayari sa ating buhay na hindi talaga natin lubos na maunawaan at matanggap. Marami tayong mga katanungan. Kung minsan nanghihina ang ating pananampalataya, dahil sa mga iba't ibang uri ng kahirapan na ating nararanasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lalong-lalo na sa ating panahon ngayon, we cannot understand, we cannot comprehend what is happening to us, what is happening around us, yung mga nangyayari sa ating paligid, yung mga nangyayari sa ating buhay, ay kuminsan napakahirap unawain. Ito ay nagdudulot sa atin ng takot, ng pangamba, at kuminsan maraming gabi na hindi tayo makakatulog. At dahil kuminsan nabalisa tayo, nalilito tayo sa ating buhay, dulot ng iba't ibang mga hindi magandang pangyayari sa atin, kung minsan mayroon tayong tendency na ating iwanan ang ating pananampalataya. Kung minsan talikdan natin ang Panginoon. At maraming mga pangyayari na tulad nito. After they experienced a lot of difficulties in life na hindi nila lubos maunawaan kung bakit nangyari yung buhay na iyon, yung mga pangyayari na iyon sa kanilang buhay, sometimes they lose their faith. Marami tayong makakilala na noon very active sa simbahan. Subalit nung dumating ang mga matinding pagsubok sa buhay na hindi nila lubos matanggap, na hindi nila lubos maunawaan ang pangyayaring iyon, tinaligtan nila ang paglilingkod. They questioned God. They asked God. Di ba kung minsan, yan din yung nangyayari sa ating buhay. Kung minsan sinasabi na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo ah. Bakit tinayaan mo itong mangyari sa aking anak? Bakit tinayaan mo itong mangyari sa aming pamilya? Lord, palagi naman akong nagdarasal sa iyo. Ah. Palagi naman akong nagbibigay ng panahon para sa iyo. Subalit, why all these things had happened? We cannot comprehend. And we ask God, we question God. And the worst thing is, tinatalikdan ang Panginoon. Subalit sana kagaya ni Simon sa ating ebanghelyo, in these times of different crises and difficulties of life, kanito tayo pupunta? Sana kagaya ni Simon Pedro, sabihin natin, Panginoon, kanino po kami pupunta? With all these sufferings, with all these difficulties, with all these hardships na aming naranasan sa aming buhay, kanino pa kami pupunta? Sino pang aming pupuntahan? Kundi ikaw. Dahil alam at batid natin na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos.
Nothing is impossible with God, di ba? Palagi natin yan sinasabi, nothing is impossible with God. Walang imposible para sa Panginoon. And we have a lot of experiences. Even sa Biblia, marami tayong nabasa at narinig sa Biblia na napaka-imposible na sana, subalit naging posible para sa Panginoon. Because God is a powerful God. Everything is possible for Him. Kaya kanino pa tayo pupunta sa mapanahon na tayo ay nakaranas ng kahirapan, na mga krisis sa buhay? Kapag tayo ay mayroong sakit, mayroong karamdaman, kanino pa tayo pupunta? Ito sa ating healer. Sino ang great healer? Ang doktor ba? Hindi. Panginoon. Our God is our great healer. Jesus is our great healer. Sa panahon ng kahirapan sa buhay, kanino tayo sasandal? Kanino tayo kakapit? Kanino tatawag? Sa barangay captain? Sa mayor? Kay congressman? No. Wala tayong ibang lalapitan. Wala tayong ibang tatawagin. Kundi ang pinanggalingan ng lahat ng mga biyaya na ating kinakailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sinong may-ari ng lahat? God is the owner of all. Sumamin na mahal na kapatid, pag sumunod tayo kang Kristo, hindi madali ang pagsunod sa Kanya. At ang pagsunod natin sa Kanya ay mayroong kaakibat na consequences. Subalit, nababatid at alam natin na kapag sumunod tayo sa Kanya, ang Diyos ay hindi magpapabaya. Bagkus patuloy at patuloy siyang magkakaloob sa atin na mabiyaya na ating kinakailangan. Sabi nga natin, kapag ang Diyos ay magbigay, siksik, liglig at umaapaw. Basta, huwag lang siyang talikdan. Huwag lang siya limutin. Dahil sa Kanya, ang lahat ay posible. Dahil sa Kanya, nagmumula ang biyaya na ating kinakailangan sa ating buhay. Sunaway, sa banal na pagdiriwang na ito, mulit-muli, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng panalampalataya. Kapit lang sa kamay ng Panginoon. Huwag natin siyang limutin. Huwag natin siyang talikdan. Patuloy tayong kumapit at tumawag sa Kanya dahil ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin. Sumunod tayo sa Kanya dahil kapag tayo ay sumunod, tayo ay kanyang gagantimpalaan na mabiyayang siksik.